Narito ang pinakamainit na balita ngayong araw. Tumindi ang kontrobersiya sa Malacanang matapos ihayag ng ilang sektor ang kanilang kagustuhang sibakin sa pwesto si Pangulong Cuting Jr. Ayon sa mga kritiko, hindi mano natutugunan ng Pangulo ang mga pangunahing pangangailangan ng bayan, kabilang na ang mga usapin sa ekonomiya at kalusugan. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at kakulangan sa mga serbisyong pangkalusugan ang ilan sa mga pangunahing reklamo ng tumitiligsa. Samantala, umalba naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagpayag ng kanyang matinding galit sa mga nananawagang patalsikin si Cuting Jr. Sa kanyang talumpati kagabi, binatigo si Duterte ang mga kritiko at sinasabing ang kasalukuyang administrasyon ay patuloy na nagsusumika para sa ikakabuti ng bansa. Dagdag pa niya, hindi solusyon ang pagpapatalsik sa Pangulo kundi ang pagkakaisa at pagtutulungan upang malampasan ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Sa kabilang banda, umaksyon din si Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio upang patahimikin ng isyu. Ayon sa kanyang bayag, suportado niya si PBBM at naniniwala siyang magagawa ng administrasyon ang kanilang mga pangako sa bayan. Nagpatawag na rin siya ng pagpupulong kasama ang mga lider ng iba't ibang sektor upang masiguro ang kooperasyon at pagkakaisa para sa kaunlaran ng bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangang Pinas. Ito po, si dating Pangulong Duterte at saka si Atty. Vic, hindi napigilan ang sarili, nagsalita sila sa pagkundina sa pinakabagong pagmamalabis o kapalpakan ng administrasyong ito. Marami ng sunod-sunod na kapalpakan na ginagawa ng administrasyon at ang pinakalatest, yung sobrang excessive use of force na ginawa nila sa pag-serve ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy. So, nag-issue ng strong condemnation si Atty. Vic, tapos sinundan ni President ex-President Duterte. Ito, unahin natin ang pahayag pagkundina ni Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya, "I condemn in the strongest term the excessive use of force in the service of the warrant of arrest on accused Pastor Apollo C. Quiboloy of the Kingdom of Jesus Christ by the state forces." Okay. So, dagdag niya, "The same vigor, zeal, and passion must be observed by the Marcos administration on all person accused of having committed a crime, be it friends or foes alike, and not just against a perceived political inconvenience, dissenter or critic." So, explain lang natin sandali, ha. Kinundina. Sobrang excessive use of force. Overkill nga yung pag-serve. So sana, sabi ni Atty. Vic, na ganito rin sana ang gawin sa lahat na akusado. Hindi yung pinipili na sinisingle out nila si Pastor Quiboloy dahil lang sa ano? Ano bang kasalanan ni Pastor Quiboloy? Ang kasalanan man lang niya is naging kaibigan niya si former President Duterte. Ang kasalanan lang niya is siya ang may-ari ng SMNI na ginawang platform ng Pangulong Duterte para sa programa niya gikan sa masa para sa masa doon na hindi mo maiwasan magsalita ang dating Pangulo. Ito na, nagalit ang administrasyon ito at ito na, sinisingle out nila si Pastor Quiboloy. Ito yung sabi niya nga, dissenter or critic. Eh, anong nangyari ngayon sa SMNI? Wala na, nagurgur na. Okay. So, ito. Dinagdag, dagdag ni Atty. Vic. "Bagamat may kinakaharap
na kaso si Ginoong Apollo Kibuloy, siya ay hindi pa convicted at hindi naman ito kilala bilang violenting tao kahit ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi kilala bilang mga violenting tao. Agree ba kayo, mga kaibigan, na hindi violente itong Pastor Kibuloy? Pati KOGC members, when I mean violente, yung gumagamit ng puwersa dahas para protektan ang kanilang mga sarili. Wala naman akong nabalita ang violent activities ng KOGC, lalo na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang alam ko, tumutulong sa mga nangangailangan. Ang alam ko, tumutulong sa gobyerno sa pagsupil sa mga leftist kalaban ng gobyerno. Okay. Isang tao lang, sabi na Tony Vic, isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang violente, sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces. Wala kang pwedeng masabi dito kung hindi excessive use of force and hubris. Ego tripping na rin ito. Ano bang ibig niyang sabihin sa ego tripping? Mag-comment kayo. Hindi ko ma-gets. Ego tripping. I think they're just showing everybody na kapag ka ikaw ay sumalungat sa pamahalaan, ganitong klaseng pambabraso ang maari mong harapin. So, parang pananakot, warning na rin sa sino man na kumukontra sa administrasyong ito. Okay. Puntahan naman natin ang pahayag ni Tatay Digong. Ito, sa Philippine Star nito. Title, Duterte on serving of Kibuloy arrest warrant overkill. Ang pahayag ng PNP Region 11, wala daw overkill. Sinusunod lang daw nila ang utos sa kanila. Tapos, peaceful daw ang nangyaring pag-serve ng arrest warrant. Okay. So, ito naman ang statement ni PRRD. I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. Bakit hindi Davao City? Kasi mga ito na yung SAF, dalawang batalyon ng SAF. So, dinagdag pa niya, the operation is absolutely unacceptable having occurred in a place of worship and on school premises. Okay? Kasi yung SAF, tatlong lugar yung pinasok, puwersahang pagpasok, ha? Puwersahang. Tapos, ni-raid nila several properties owned by Kibuloy. So, ano? Yung main compound ng KOGC beside Davao City International Airport, nandun yung Jose Maria College and Worship Building. So, pati yung eskwilahan, sinerch nila mga dormitories paghahanap kay Pastor Kibuloy. Pati yung Worship Building, pinasok nila na wala namang silang search warrant. So, parang lumalabas, hindi nila alam kung saan talaga yung specific house or building na nandun si Pastor Kibuloy. Okay? They also stormed yung Prayer Mountain and Glory Mountain in Barangay Tamayung. Prayer Mountain. Again, it's a place of worship. Tapos yung Cusan's Baptismal Resort in the island garden city of Samal. So, una, yung main compound sa
Davao City, nandun yung place of worship, nandun yung Jose Maria College, pangalawa sa Samal, Garden City of Samal, nandun yung Prayer Mountain and Glory Mountain, and then pangatlo, sa Kitbog Compound in Malungon, Sarangani. Tatlong lugar, sabay-sabay, nirein. Anong resulta? Wala. Zero. Hindi nila nakita si Pastor Kibuloy. Okay? So, to, dagdag pa ni Tatay Digong. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Oh, question mark. Dagdag pa niya, will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with their supporters? So, wala, pananakot talaga. Ito na. Yung nag-ano ng hashtag na adiktadora, ito na ang sample ng adiktadora. Okay. Dagdag ni Tatay Digong, how can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our Filipino or fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Okay, so yan. Ano na ngayon? Nako, ang kawawa dito, ang mga pulis. Kasi sasampahan ng kaso ng Kingdom of Jesus Christ. Nagsalita na po si Attorney Torion. Naghahanda na sila ng isasampang kaso. So mga pulis, sumusunod lang sa utos. Nasobrahan nila dahil under pressure sila na huliin ang isang tao. Nasobrahan sila ngayon ang mag-suffer ng consequences dahil siguradong susunod na ang legal action ng Kingdom of Jesus Christ sa mga police raiders. Ito, nakakadismayang balita tungkol na naman sa kalokohan ng mga police ang pag-usapan natin ngayon. Ito, Philippine Daily Inquirer na balita. 8 Quezon cops cited for contempt during house hearing. 8 pulis na assigned sa Lucena City, nakakulong ngayon. They were cited in contempt at with fixed date, number of days. Makukulong sila ng 30 days. Tagal-tagal yun. Si Eugene Morales, ilang araw bang nakulong sa Senado? I think 4 days lang ata. At least, medyo katamtaman lang yun. Sina Ka Eric and Doc Badoy, I think 7 days. 10 days na. Basta more than 1 week. Medyo matagal-tagal yun. Ito, 30 days. So, ano bang kasalanan nitong 8 pulis ng Lucena? Bakit pinakulong sila ng mga kongresista for 30 days? Ito, madidismaya kayo yung talagang kalukuhan ng mga pulis. Although, fuera de los buenos. Klaruhin natin. Mas marami sa opinion ko, malayong mas marami ang mga pulis na matitino. Meron lang mangilan-ilan at ito na naman. 8 pulis Lucena nakakulong dahil sa kalukuhan. Okay. So, ang kasalanan nila is ano? They refuse to answer questions regarding an alleged illegal raid conducted against a congressional resource person. They refuse to answer. We invoke our right against self-discrimination. Ganun lang. Malala nyo nung, kailan ba yun? 2022 ba yun? Yung kay ex-police sergeant Mayo? Halos ganun eh.
ay invoke my right against self-incrimination. So, itong walong pulis na nakakulong, ganon din. Invoking the right against self-incrimination. Okay. So, ang walong pulis na nakakulong ngayon sa Kongreso, pinanguluhan ng Lucena City Police Station Drug Enforcement Unit, led by Police Captain Auron Herrera. Okay? 30 days. Okay. So, ito. Yung question, ang nagko-question sa mga pulis na ito, yung walong nakakulong, walang iba kundi si Deputy Speaker David Suarez, Congressman from Quezon. Okay. Itong si Congressman Suarez, earlier, nag-file siya ng resolution to investigate an alleged election-related violence in Quezon Province during the October 2023 barangay and SK election. Okay? So, election violence ang target ng House hearing. Hindi muna droga. Okay. Sabi ni Congressman Suarez na meron silang female resource person doon sa election-related na hearing na nag-testify na she was targeted by officers in an alleged bypass operation last May 24. Bago lang. May 24 ito. Last 2 weeks ago. Na 2 days after the hearing ng election-related violence hearing, mag-testify itong babaeng ito. Nako! Ang mga pulis ni-raid ang bahay nitong resource person. Okay? Ganyan pong kwento. So, itong walong pulis na-identify na sila yung alleged nag-raid sa bahay ng babaeng resource person. So, nung tinanong ni Congressman Suarez, tinanong niya si Herrera kung sila yung mga individuals na nakunan ng CCTV camera moving towards sa bahay ng resource person, ang sagot ng mga pulis, ang sagot ni Captain Herrera, he was invoking his right against self-incrimination. Okay? Kikita mo naman ang mukha, di ba? So kung ikaw yun, eh talagang ikaw. Klaro naman ang mga CCTV. Kung kitang-kita na yung mukha, klarong ganyan, eh, kung ako, yes, Your Honor, ako yan. Kasi kikita na yung mukha. So itong Captain Herrera, kuhang-kuha na sa CCTV camera siya at pito niyang tauhan na papalapit sa bahay ng resource person, illegal raid, drug raid kunwari. Sabi ba niya, I invoke my right against self-incrimination. Ay, kalukuhan. Okay, so ayaw niya aminin. Oh, ganito lang sabi niya, I am Police Captain Auron Herrera. I am the team leader of Special Drug Enforcement Unit of Lucena City. I am confirming what you said, Your Honor. We were officers arrested last week. Okay, yun lang ang kanya. Na, kasi na-aresto sila eh. Yung illegal raid na ginawa nila doon sa bahay ng resource person. Nagreklamo ito. So, umaksyon yung kapulisan, identified sila, di ikinulong. Nakasuhan sila ng dahil sa illegal raid sa bahay ng resource person. Nakakulong. So, itong pagpatawag sa kanila ng kamera nung tinatanong na sila ni Congressman Suarez, galing na sila sa kulungan. At kitang-kita na yung mukha nila, I invoke my
my right against self-incrimination. So, can you confirm if you are the individual sin individual? Tanong ni Congressman Suarez. Again, Your Honor, sabi ng loko-lokong police captain, we are, or sabi niya, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Paulit-ulit. Okay. So, dahil walang makuhang sagot ang congressman sa police captain, tinanong niya ngayon yung police regional director sa Calabarzon, si General Brigadier General Paul Kenneth Lucas. So, kinonfirm ni General Lucas na itong si Captain Herrera and his men were the police officers arrested for doing the illegal raid sa bahay ng resource person. So, sabi ni Congressman Suarez. So, therefore, again, I'd like to direct my question to the team leader that operated in Ransuhan, Lucena City. RD, would you confirm that they were the same group that were in charge in Lucena City? So, anong sagot ng regional director? According to the documents and the investigation conducted by Lucena City Police Station, sila po yung involved. They are the one you're involved, Your Honor. So, mismong police brigadier general nagsasabi na sila talaga yung walo na yun, yung nakunan ng CCTV camera. So, wala nang lusot itong police captain na ito. So, sabi ng congressman, then why do they refuse to talk? Bakit ayaw aminin na sila yun? Sabi niya, why can't they admit that they were charged for their actions? I think that's a simple question. Yeah. So, ito yung kinagagalit ng Congressman Suarez. Dahil nakita ng Congressman na this is parang paglapastangan. Yeah, it's a challenge to the authority of Congress. Kasi nag-imbestiga ang Congress sa election-related violence. Tapos yung testigo, hinaras ng mga police. So, sabi ni Congressman, it's an affront, it's an insult to this house, to this institution. Parang kayang-kaya na lang nila tayo yung ginagawa ng mga police na ganyan. Kaya galit na galit itong si Congressman Suarez. And I agree, di ba? Na itong mga pulis na ito, ha, hindi naman lahat, itong walong pulis na ito, parang huwag nyo kaming huwag nyo kaming kalabanin, kaya namin kayong taniman ng kung anong itanim namin, something like that. So nakakainis na itong mga pulis na klaro nakitang-kita na sila sa CCTV camera, hindi pa aminin na sila yun, kundi sabi, I invoke my right to self-incrimination. Anong klaseng mga kapulisan itong ito? So, okay. So, ito pa, yung mga, aside sa Police Captain Herrera na ito, ito pa yung mga nakakulong. Police Senior Master Sergeant Richie Johan. Dalawa na. Police Staff Sergeant Henry Mago, Police Corporal Alvin Zavala, Police Corporal Alan Abdun, Police Corporal Wilson Bantillan, Police Corporal Rene Bartolata, Police Corporal Jonar Cabalsa. So, kinestyon din sila ni Congressman Akop, alam nyo naman. Galing na investigador ito congressman lang, ganun din. Against self-right incrimination din, wala. So, wala. Walang objection sa motion ni Congressman Suarez. Citing contempt ngayon, 30 days silang makukulong sa kamara. Alam nyo, lugi pa rin ang taong bayan. Kasi habang nakakulong sila doon, sumusweldo pa rin sila. Okay. Ang police captain, siguro, nasa 50,000 a month ang sweldo. Itong mga sergeants, yung isa, senior master sergeant, mataas din ang sweldo niyan. Mga nasa 40,000.
So yung mga corporal, mga nasa 30,000 mahigit. Ganun po. Sayang yung sinisweldo natin. Ah, hindi, ang police captain. Mga ito na, mga 80 to 90,000 ang police captain. Tumaas na pala. So itong mga sarhento, corporal, mga 50,000 a month. Sumusweldo sila habang nakakulong sa kamara na dahil sa kanilang kalokohan. Ano ba ang nangyayari sa ating kapulisan? I hope na good luck sa pamumuno ni General Marvel na sa tingin ko matino ito, matapang at ano talagang lilinisin niya itong ating PNP ng mga bad eggs katulad nitong walong pulis na ito. This level of approval will come from General Marvel, the chief of the Philippine National Police, na alam natin patabata ito ni Tambaluslo, Speaker Tambaluslo. At alam natin kung ano naman ang record ni Tambaluslo sa pag-abuso sa poder. At Attorney Torion, ang ganitong operation na inaprobahan ng Chief of the PNP, General Marvel, may clearance ito sa DILG Secretary. Alam natin yan, Attorney Torion, kasi yung supervising agency nila, DILG. At ang DILG, with this kind of scandalous naked display of oppressive instruments, coercive instruments of the state, yung mga police at mga pang-combat na police pang dinala, we'll have also to consult the President. Now, Attorney Torion, in the bigger perspective as a lawyer, at now you become, nakapokus ka na ngayon sa pagdidepensa ng karapatang pantao ng mamamayan, hindi lang ni Pastor, speaking as a larger perspective, how this dangerous as a president kapag walang nagsalita at walang nag-challenge nito sa courts of law natin ang ganitong abrasive, abusive, scandalous use of naked power of coercive apparatus of the government like the PNP na pwedeng gawin kahit kanino man, not only in Davao City. Attorney Torion, please. Actually, this really does not augur well to our democracy. Ha? Like for example, I have to cite to you a very good example. I also happen to be the lawyer of Minda Secretary Mabel Acosta. Mm, alam nyo ba yun na on the same day of June 10, hindi rin siya pinapasok. Terrible. Merong security guards doon sa kanyang office at meron pang mga malalaking tao nang pumunta ako kasi itong naghupa na yung tensyon, nag-request si Secretary Mabel sa akin na magpasama siya doon sa opisina. Hindi ko na lang pinasama kasi alam ko magkaroon ng tensyon doon. Mm. Tama nga ako kasi may security guards na doon, may mga nakaganon na mga tao na doon na nag-aabang na para pigilan siya kasi tinanggal nga siya without prior notice din at saka maski fixed term yung kanyang 6-year term as Minda chairperson, natanggal na lang siya bigla through newspaper and through media, through social media pa. I also happen to be the lawyer also of Governor Hubahib now. Nako. Pag nung June, kahapon din supposedly yung expiration ng kanyang suspension order. Eh, nung Friday, meron na naman siyang second suspension order. Terrible. At in-implement din on the same day. Iko aba, I happen to be the lawyer of Pastor Apollo Sigibuloy, lawyer ni Secretary Minda, nagkataon lang po. At saka lawyer ni Governor Hubahib. Terrible. Aba, parang isang meeting lang po kasama. Parang isang meeting lang siguro ito na parang simultaneous bagang. Oh. Tapos pareho sa operation din against kay Pastor. Simultaneous apat na areas kaagad. Tingko, naku. Attorney? This must have come from one source. Yes. At saka, isang coordination meeting lang siguro ito lahat. Oo. Kasi para siyang orchestra. Na, tang-dang-dang-dang. Coordinated lahat ba? No? What does this say? This say that these orders emanate from one source. And this illegal execution and... Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.